Kapag ipinanganak ka raon na pangit, hindi mo kasalanan yun. Pero kapag namatay kang pangit pa rin, kasalanan mo na yun. Mapagpalang araw mga kapanalig, pasalamatan natin ang Panginoon sa handog niyang buhay sa atin. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng mabuting balita. Ngayong 15 ng Oktubre, kapastahan ni Santa Teresa ng Avila, Dalaga at Pantas ng Simbahan. Siya ang tagapagatag ng Discalced Carmelite. Pasalamatan natin ang Diyos kay Santa Teresa ng Avila at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating lumago sa panloob na kagandahan. Ito ang tema ng mabuting balitang marinig natin mula kay San Lucas, Kabanata 11, talata 37 hanggang 41. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at tumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan. Subalit, nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal, di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Ngunit naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat." Kapag ipinanganak ka raw na pangit, hindi mo kasalanan yon. Pero kapag namatay kang pangit pa rin, kasalanan mo na yon. Kaya may mga taong sobrang conscious sa kanilang panlabas na anyo. Kapag may nakitang puting buhok, bubunutin. Kapag di na kayang daanin sa pagbunot, magkukulay na ng buhok para muling magmukhang bata. Di naman siguro masama ito, ano? Pero kung sobrang nakatuon lang ang ating pansin sa panlabas ninyo at hindi man lamang natin napagtutuunan ng pansin ang paglilinis ng ating budhi at kalooban, marahil, sasabihan din tayo ni Jesus, "Mga hangal, ugali niyong linisin at pagandahin ang panlabas niyong anyo, pero umaapaw naman sa dumi at baho ang inyong puso at kalooban." Mga kapanalig, sa aking pagninilay, hindi ang sobrang pagkamalinis at legalistic ng mga Pariseo ang ikinagagalit ni Jesus, kundi ang kanilang kakulangang tukuyin ang higit na mahalagang bagay. Minsan, kauupo ko lang sa prayer room para magdasal, nang may taong dumating na kailangan ng tulong at kausap. Tumayo ako at nakinig sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap, marami ng gawaing dapat gampanan, kaya late afternoon na ako nakadasal. Nagsorry ako sa Diyos dahil inilagay ko siya sa dulo ng schedule ko sa araw na iyon. Pero alam niyo ba, nang tumahimik ako, nakaramdam ako ng kapayapaan sa kaiputulan na aking puso at pinuno niya ako ng galak na parabang sinasabi ng Diyos sa akin na hindi siya galit. Bagkos, natutuwa siya sa aking naging desisyon na paglaanan ng oras ang taong iyon. Mga kapanalig, hingin natin sa banal na Espiritu na tulungan tayong tukuyin at gawin ang mga bagay na higit na mahalaga para sa Panginoon. Matuto sana tayo sa sinabi ng Fox sa Little Prince, "It is only with the heart that one sees clearly. What is essential is invisible to the eyes." Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May tuwa, may hapis, may luwalhati, may liwanag. Pero sa bawat yugto ng ating buhay, laging nandiriyan ang Panginoong Jesus at mahal na Birheng Maria na umaakay, gumagabay at nagpapalakas sa ating pagtahak sa landas
patungo sa Diyos Ama